Oi. 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 Hello, welcome to my channel. So sa mga katropa ko dyan, so ang video na to ay ano, tungkol sa bangungot na naranasan ko kanina. Okay, so nandito pala ako ngayon sa tanima namin. Pinuntahan ko agad si Mama rito para ikwento ko yung nangyari kanina, kasi itong pangalawang itong nangyari sa akin ngayon is may tuturing ko na second life ko talaga, grabe. Kung ikaw makaka-experience ng bangungot, nakakatakot, sobrang nakakatakot. Alam niyo yung experience pa, iiyak ka doon. Hindi ko ma-explain, pero sabi nila ang bangungot daw ay base sa signs, kung mali ang iyong position sa pagtulog, o kaya naman kumain ka bago ka natulog or busog ka. So habang binabangungot ako, binidyoan pa ako ng kapatid ko bago niya ako gisingin. Eh nakala niya siguro nananaginip lang ako. Grabe kasi umuungol ako, kaya medyo nakakatawa pakinggan. So panoorin niyo yung video. Panoorin niyo, ipi-play ko yung video, yung actual na binabangungot ako. Tingnan niyo. Hoy. 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 So yun, napanood nyo, diba? So medyo nakakatawa lang, medyo umuungol ka. So hindi lahat ng umuungol may ginagawang kababalagan. Yung iba, puntahan nyo na, baka binabangungot na yan. So grabe yung experience ko, kasi kwento ko lang yung nangyari, no? Kanina bago ko matulog, gumising muna ako. Pagising ko ng umaga, hinatid ko si Papa sa trabaho niya. So pagbalik ko, natulog ako kasi antok na antok ako. Okay? Tapos pagka maya-maya lang, no? Parang nananaginip ka lang. Pero yung nangyari sa akin, hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw, as in wala. Pero nagising ako. Ilang beses ako nagising. Tapos pagdilat ko, bumangon ako. Pagtingin ko sa kama, nakahiga ako. Ibig sabihin, nakikita ko yung sarili ko na nakahiga habang natutulog. At hindi lang isang beses nangyari yun, nag-cycle. Pagdilat ko, bumangon ako, nakita ko ulit yung sarili ko. Akala ko na gising na ako, akala ko totoong mundo na ba? Basta totoong buhay na yung nandun ako, yung pala hindi pa. Pero hindi, pinipilit ko magising yung sarili ko, hindi ako magising. Tapos kung ano-anong tunog narinig ko, may parang umiiyak pa, grabe yun. Para may umiiyak na babae, tapos may gumagapang sa ibaba ko na hindi ko alam kung ano, na parang may nakadagan sa akin. Tapos yung hininga ko, hindi ako makahinga, parang may sumasakal sa akin. Grabe. Yun talaga, as in talaga, hindi ko talaga ni-expect na babangungutin ako, may experience yung rintik na bangungut na yan. Kaya nakakadala matulog. Parang ayoko tuloy matulog na mag-isa na lang, no? Kaya dapat, siguro kung matulog tayo, siguraduhin natin na may kasama tayo. So ulitin ko, hindi lahat ng umihilik, hindi lahat ng umuungol may ginagawang kalokohan. Yung iba binabangungot. Kaya buti na lang nandun yung kapatid ko, naligtas niya talaga yung buhay ko. So ako, hindi ko talaga maintindihan. At kung sakali naman ma-experience mo na bangungutin ka, so may payo ko lang. Siyempre na-experience ko na, eh. May payo ko lang na hangga't kaya mo, umungol ka lang umungol. Yung bang dapat may makakarinig sa ungol mo para gigisingin ka nila. Kasi kung hindi ka gigisingin, kung walang gigising sa'yo sa totoong mundo, hindi ka talaga magigising. Putara guys, promise. Kaya kailangan umungol ka ng umungol ng napakalakas, o hindi mong ganun kalakas, basta tuloy-tuloy mo lang. Ako kasi nawawalan ako ng boses, parang mamamatay talaga ako kanina. Hindi, naku. Basta yun na yung papayo ko lang. More ungol, more life. Nung sinabi ko kay Mama na ganun na binangungot ako, sabi ko maayos-ayos daw ako at hindi pa daw ako pwedeng mamatay. Ipapagawa ko pa raw sila ng bahay, ibibili ko pa raw sila ng lupa. Grabe, buti na lang nagising talaga ako, no? Yeah, makakain tayo ng mangga. Kain na lang, nagising ako at makakain pa ako ng mangga. Grabe, hindi ko na-expect talaga yun. So second life talaga. Ayan, dinalan tayo ng mangga. So kahit si Mama nag-alala din, eh. Kaya sabi nila yung position daw nung kama,
ay dapat hindi pala nakaharap sa pintuan, tsaka yung paa mo pag natutulog ka hindi daw nakaharap sa pintuan. So ipapakita ko yung position kasi ganun na ganun yung position namin nung kama namin. Ayun yung higaan ko. Ayan, papakita ko ah. So yun. So dapat pala hindi ganyan yung style ng kama para hindi daw bangungot. Ewan ko lang, kasabihan lang naman yun kasi meron tayong sinasabing kasabihan at saka base sa science. So kung sasabihin natin base sa science yung position ng pagtulog ko, makikita naman natin na nakatiyaya ako. Ewan ko kung alam ko gano'n na tamang position ng pagtulog, nakatiyaya, pero ayun, binangungot pa rin ako. Grabe, muntik na muntik na talaga. Pagkagising ko, pawis na pawis ako, hinang-hina ako, parang hindi, pagod na pagod ako. Oh shit, ewan ko lang, siguro palatandaan na lang yun na ano, na magbalik loob tayo sa Panginoon. Grabe. Whew. Siguro ayun na, awareness na lang siguro tong vlog na to, na dapat siguro kung matulog kayo, lagi kayong may kasama kasi napakadelikado pala talaga nun, nakakatakot na umiiyak ako doon sa bangungot ko. Tapos makikita mong sarili mo na natutulog sa kama. Shit, talagang nakakapangilabot. Tapos kung ano-ano pang naririnig mo, nakikita mo. Woo, kaya itong vlog na to talaga, awareness lang talaga to. Tsaka sundit, siguro baguhin namin yung posisyon ng kama namin doon. Wala namang masamang maniwala sa kasabihan. Siyempre, dasal-dasal na rin ako. Ewan ko lang ano masabi nyo rito sa vlog ko neto, pero ewan ko, maniwala kayo, pero ganun talaga pag na-experience nyo saka maniniwala kayo. Dati hindi ako naniniwala sa bangungot, ano na-experience ko. Ayan. sabi ko sa pagkagising ko sa kapatid, gagob. Sabi ko sa kapatid ko pagkagising kay Pangit, sabi ko, gagob, ba't napakatagal mo gisingin? Muntik na ako mamatay, gago. Buti na lang ginising mo ako, sira ulo ka. Ganun-ganun ko pa eh, minumura-mura ko pa eh, ligtas na nga yung buhay ko. Grabe. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo nang ano, bangungutin, huwag nyo nang yung experience pa. Puro ungol lang, yung sumisigaw ka pero ungol ay lumalabas in real life. Tapos makikita mo talaga yung sarili mo, natutulog, tamatayo ka sa kama, nasa gilid ka ng kama. Makikita mo yung sarili mo, nakahiga, ang hayop. Napaka... gagi, nakakatakot talaga. Ayan, napavlog tuloy ako. Eh, awareness lang naman to. Para mapanood ko rin sa sunod na ano, sa mga future ko na yun, nakaranas nga talaga ako ng bangungot na to. Grabe, akala ko hindi totoo. So, yung mga supernatural talaga. Talaga hindi natin inaasahan. Pero pag na-experience natin, maniniwala talaga tayo. Siguro, mas patatagig lang natin yung ating ugnayan sa Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Siguro ito lang yung sign. So magbalik loob lang tayo sa Panginoon. Maraming salamat po ulit sa panunod. At syempre, supportahan nyo po ako sa YouTube channel na ito. At napakarami pa natin gagawing video. And napakarami ko pang plano para sa YouTube channel na ito. Okay? Maraming salamat po. So dito na po natapos ang video nito. Sana ay pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Woo! Thank you, Lord.